parol na gawa sa shells at abakang chinelas ni Level Up at ginawang sapatos na kung tawagin, salanigo. Lahat yan, proudly Bicol made. Ngayong Pasko, uso na naman ang parol. Trip mo ba ang parol na gawa sa kapis? Foil. Recycled materials. Shell. Pero may iba naman tayo. Sa source gun, sumikat si Tatay Pio. Gumawa siya ng parol na 6 feet ang taas at gawa ito sa seashells. He sells seashells by the seashore. Pero ang twist, gumagawa siya ng handmade parol. Siya si Tatay Pio, 65 years old at tubong gubat Sorsogon, kung saan mahaba ang mga beach na sagana sa seashells. Nagpupisa ako nung bata pa ako. Natutuwa ko yung sariling isip ko na lang. Bukod sa matagal gawin, mabusisi rin ang proseso para makabuo ng mga seashell parol at chandelier. Kasi nakakasugat pa sa kamay yan. Dalawang linggo, bago mo natapos yan. Minsan, isang buwan. Malaking star, isang buwan. Nagsisimula kasi ito sa pagkolekta ng iba't ibang seashells tulad ng kaligay, tabuno at buskay. Nasangag nga yung buskay. Kailangan talaga sa sinasangag yan. Pakasangag mo yan, hugasan. Mula sa kulay gray, nagiging manilaw-nilaw ang mga shells kapag sinangag. At kapag nabuo na ang mga parol, aabot ang presyo nito ng 1,000 pataas depende sa laki. Tulad ng star ng kanyang mga obra. Ang 6-foot parol na ito na nagkakahalaga ng 3,500 pesos. Sinasyara ko matatapos ka na. Kapag nabili na yan, kaya na ako. Bukod sa mga seashell parol ni Tatay Pio, may isa pang pride of Bicol sa Sorsogon. Ito naman ang sariling disenyo o pattern ng abaca slippers na naisip ni Lola Pina, mayigit 40 taon ang nakalipas. Tinawag niya ang disenyong itong salanigo. Kumpara sa ordinaryong paghabi ng abaca slippers, mas mahirap itong gawin dahil mas marami itong diagonal patterns o ang tinatawag nilang under 2 and over 2 matting pattern. Aabuti ng 3 araw para makatapos ng 1 pares ng tsinelas. Sa kamay ko lang yan, wala naman akong ginagamit na iba. Ang salanigo, matibay yan talaga. 78 years old na ngayon si Lola Pina. Pinamana na niya ang sikreto ng paggawa ng salanigo sa mga anak at pamangkin. Ito, dito lang ito makikita kasi si Lola Pina nga ang discover nito. Dahil sa ganda ng disenyo, maging ang sikat ng pageant shoe designer na si Jojo Bragais. Binigyan ang salanigo ng modern twist. Mula sa chinelas, naging high heels na pang beauty queen ng ganda. Gusto ko hindi yun mawala. Halimbawa, matutuman yung iba, mas maganda. Pride of Sorsogon, ika nga. Kaya kung kailangan ng kakaibang gift ideas, bakit hindi bumili ng Tatak Pinoy?